aralin sa video na ito ay una, talasalitaan. Ito ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa dula. Ikalawa, mahalagang mensahe ng dula sa mga mambabasa. At ang ikatlo, ang salaysay ng dula mula sa Mindanao na isinulat ni Arthur P. Casanova na ang pamagat ang mahiwagang tandang. Sa unang bahagi ng video na ito, alamin natin ang kahulugan ng mga piling salita na narito. Unang bilang, albularyo. Ito ay isang uri ng katutubong manggagamot sa Pilipinas na gumagamit ng mga dahon at yerba para lunasan ang mga karamdaman. Ikalawa, elegante. Nagpapakita ng kaakit-akit at maranyang estilo. Sumasalamin sa kagandahan, kahusayan. Ikatlo, control. Ito ay kakayahang mga siwa, magpatnubay o mag-impluensya sa pagkilos. Ikaapat, imam. Ito ay isang islamikong posisyong pamumuno. Ikalima, mahiwaga. Pangyayaring puno ng misteryo at hindi maipaliwanag ng karaniwang kaalaman. Ikaanim, mahinahon. Kalmado, kumikilos at nagsasalita ng may pag-iingat, hindi padalos-dalos o nagpapakita ng matinding emosyon. Iyong pakinggan ang salaysay ng dula mula sa Mindanao na ang pamagat, ang mahiwagang tandang. Noong unang panahon, sa kaharian ng Agamanyog, payak na naninirahan ang isang pamilya. Si Locos Amama ang haligi ng tahanan. Si Locos Ababae naman ang ilaw ng tahanan. At si Bago Amama ang kanilang anak. Simple ang kanilang pamumuhay. Si Locos Amama ay kumukuha ng mga ligaw na gulay at halaman sa gubat na kanilang makakain. Habang si Locos Ababae naman ay kumikilos ng gawaing bahay. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap sa buhay, makikita pa rin ang kanilang kahirapan na maitaguyod ang kanilang pang-araw-araw dahil palagi pa rin silang salat sa pagkain. Labis na nagsumikap si Locos Amama na makapag-uwi ng masarap na pagkain sa kanyang pamilya. Ngunit isang araw, bigla na lamang itong nilagnat at hindi na muling nakabangon. Labis ang pag-aalala ang idinulot nito sa kanyang mag-ina, kung kaya't madalas na humingi ng tulong si Locos Ababae kay Ala. Ilang araw na ang nakalipas at hindi pa rin gumagaling si Locos Amama sa kabila ng gamot na ibinigay ng albularyo. Sa ganitong sitwasyon ay nakapag-usap ang mag-ina at naitanong ni Bago Amama kung bakit ganito ang kanilang pamumuhay, bakit sila naghihirap sa buhay. Ito ang nais ni Ala para sa kanila. Mahinahon itong sinagot ng kanyang ina na walang nakakaalam sa plano ni Ala. Maaaring ngayon ay naghihirap sila at bukas o ilang araw ay magiging maayos ang kanilang pamumuhay. Sa ganitong pananaw, biglang napaisip si Bago Amama at inutusan ang kanyang ina na magtungo sa kaharian ni Sultan Abdullah at humingi ng maraming abaka. Bagaman may agam-agam si Locos Ababae, sinunod niya ang kanyang anak at nagtungo sa kaharian. Mapagkumbabang humingi si Locos Ababae sa Sultanang Abaka at mabilis siya nitong pinagkalooban. Nagpasalamat siya at agad na umuwi sa kanilang tahanan. Mabilis na kumilo si Bago Amama at bumuo ng tali at lubid sa tulong ng kanyang ina. Matapos ang kanilang pagbuo nito, nagtungo si Bago Amama
at inayos ang mga patibong na kanyang gagamitin sa panghuhuli ng mga manok. Habang isinasaayos niya ang mga patibong, mayroon siyang nakitang malaking bakas ng isang yapak. Kakaiba ito sa karaniwang yapak na nakikita niya sa kagubatan, kung kaya't bumuo siya ng malaking patibong. Umuwi siya matapos ang paglalagay ng patibong at sinalubong ng kanyang ina. Ibinalita nito ang pagkamatay ni Locos Amama na labis na nagdulot ng kalungkutan sa mag-ina at napaisip kung ano na ang mangyayari ngayong wala na ang kanilang haligi ng tahanan. Isa pa nilang iniisip ay kung paano ito ipalilibing dahil wala silang pambayad sa imam. Winika ni Bago Amama na sila na lamang muna ang maglilibing sa kanyang ama at kung sakaling magkaroon sila ng pera ay sa kanila ito bibigyan ng maayos na seremonya. Bumalik si Bago Amama sa gubat upang silipin ang kanyang bitag. Swerte sapagkat lahat ng kanyang bitag ay mayroong nahuling manok. Naghanap si Bago Amama ng yantok at nang makikita siya'y agad na bumalik sa kinaroroonan ng mga bitag. Isa-isa niyang kinuha ang mga manok at pagkaraay itinali ang mga ito sa dalawang mahahabang yantok. Isinukbit niya ang nakataling manok sa magkabilang balikat at nagsimulang lumakad papauwi. Ngunit hindi pa siya nakalabas sa gubat ay may narinig siyang tinig na nagmamakaawa. "Kalagan mo ako! Para mo ng awa! Tulungan mo ako!" "Ha? Sino iyon? San galing ang tinig na iyon?" "Para mo ng awa! Kalagan mo ako! Iuwi mo ako agad!" Nanahimik sa takot si Bago Amama. Takang-taka at halos tumayo ang balahibo sa takot. Kukunin ni Bago Amama ang kanyang bolo. Magiging malikot ang kanyang mga mata. Hahanapin niya ang pinagmulan ng mahiwagang tinig. "Kung sino ka man, lumabas ka't magpakilala. Narito ako, Bago Amama." Lilingalinga si Bago Amama at hinanap ang pinanggagalingan ng tinig. "Nasaan ka?" "Narito ako, Bago Amama. Nasa isa sa mga bitag sa likuran mo." Lilingon si Bago Amama sa kanyang likuran. Nang lumingon si Bago Amama ay laking gulat niya. "Tandang? Isang pagkalaki-laking tandang!" Ilalabas ni Bago Amama ang tandang mula sa bitag. "Ay daw!" Naipit ang isang paa niya sa bitag. Maingat na lalapit sa bitag si Bago Amama. Napakakisig ng tandang na ito. Tila siya isang magiting na mandirigma sa kanyang tindig. At ang kanyang palong ay parang korona ng hari. Ang ganda ng kanyang mga balahibo. Hindi gaanong lalapit sa tandang si Bago Amama. "Bakit alam mo ang pangalan ko?" "Bago Amama, ako'y isang mahiwagang tandang. Kapag ako'y tumilaok, lahat ng klase ay damit ang lalabas sa aking dibdib. At kapag ako na may dumurumi, gintot pilak naman ang lumalabas." "Ha? Totoo ba ang mga sinasabi mo? O niloloko at pinaglalaruan mo lang ako?" Upang maniwala si Bago Amama, nagsimulang tumilaok ang tandang. Nagulat si Bago Amama sa mga damit na lumalabas sa bibig ng tandang. "Ay dao, kay gagandang mga damit, ang gagara ng mga kulay, mukhang pangmayaman." Titingnan niyang muli ang tandang. Namimilog ang mga mata ni Bago Amama sa kasiyahan. Dali-daling inilabas ni Bago Amama sa bitag ang mahiwagang tandang. Mabilis niyang iniuwi ang mahiwagang tandang kasama ang iba pang mga manok sa kanilang bahay. Masayang ibinigay ni Bago Amama
ang mararangyang kasuotan sa kanyang ina at inutusan itong ipagbili ito sa pamilihan upang mayroon silang maipambili ng pagkain. Mabilis na yumaman ang mag-ina sa tulong ng mahiwagang tandang at nagkaroon sila ng sapat na pera upang mabigyan ng maayos na seremonya ang kanyang namatay na ama. Nakita ito ng dalawang babaeng mananayaw ni Sultan na sina Sabandar at Kanankan. Mabilis na nagtungo sa kaharian ng Sultan at ibinahagi ang kanilang nakita sa tahanan ni Locos a babae na ito'y mayaman na sa tulong ng isang mahiwagang tandang. Dahil dito, ninais ng Sultan na makuha ang mahiwagang tandang at ipinag-utos kina Bago a Mama at Locos a babae na ipagbili ito sa kanya kapalit ng lahat ng kanyang ari-arian. Kung hindi, ay susugod doon ang kanyang mga mandirigma at sapilitan itong kukunin. Hindi pa man nakarating ang mga mandirigma, nalaman na ng mahiwagang tandang ang plano ng Sultan at sinabi kay Bago a Mama na ipagbili siya nito kapalit ng ari-arian ng Sultan at pakasalan ang prinsesa upang matiyak ang kaayusan ng kanilang pamumuhay ni Locos a babae. Labagman sa kalooban ni Bago a Mama ay tinanggap ni Bago a Mama ang winika ng mahiwagang tandang. Ipinagbili niya ito sa Sultan at pinakasalan ang prinsesa. Matapos ang kasalan, nagkaloob ng handog ang mahiwagang tandang sa lahat ng tao at nagbigay ng mga mararangyang kasuotan at maraming ginto't pilak. Matapos ang kasalan, nagkaroon ng handog ang mahiwagang tandang kay Bago a Mama at sinabing tapos na ang kanyang misyon at dalangin niyang maging maayos at masagana ang kanyang kaibigan. Itinatak sa kanyang puso ang kabutihan ng mahiwagang tandang. Matapos ang kanilang pamamaalam, ay masayang umalis ang mahiwagang tandang at tahimik na nagpasalamat muli si Bago a Mama sa kabutihan nito na nagbigay sa kanya ng lahat ng tinatamasa niya ngayon. Iyong napakinggan ang salaysay ng kwento na Ang Mahiwagang Tandang. Dumako na tayo sa mga mahalagang tanong at sagot ukol sa akda. Ating alamin at tukuyin ang mga sagot sa mga mahalagang tanong na narito. Unang bilang, bakit mahalagang suriin ang mga salita at kilos ng mga tauhan sa kwentong bayan? Ikalawa, paano dininig ng kanilang ala ang kahilingan ng mga puso ng buong pamilya? Paano winakasan ng may akda ang dula? Ikatlo, anong klase ng pamumuhay mayroon ang mga nabanggit na tauhan? Anong uri ng mga katauhan ang ipinakita sa akda? Marahil handa ka nang sagutin ang unang bilang, bakit mahalagang suriin ang mga salita at kilos ng mga tauhan sa kwentong bayan? Maaari mong gawing idea ang sagot na ito. Mahalagang suriin ang mga salita o kilos ng tauhan sa kwentong bayan sapagkat nagpapakilala ito kung anong katangian ang mayroon sila bilang isang tao at mamamayan ng kanilang lugar. Nagpapakilala rin ito sa kultura at kaugalian ng isang bayan o lugar na pinagmula ng kwento. Ikalawa, paano dininig ng kanilang ala ang kahilingan ng mga puso ng buong pamilya? Paano winakasan ng may akda ang dula? Maaari mong gawing idea at gabay ang sagot na narito. Binigyan ang pamilya ng isang mahiwagang tandang upang umaluan ang kanilang buhay. Iyon ang naging dahilan kung bakit nakaalis sila sa kahirapan at naging dahilan upang mabigyan nila ng disenteng seremonya at libing ang kanilang haligi ng tahanan. Munting hiling ngunit biniyayaan sila ng higit pa. Ang kwento ay nagtapos na masaya dahil naging maayos ang kalagayan ng mag-ina. Ngunit malungkot
dahil ang mahiwagang tandang ay umalis na. Ikatlong tanong, anong klase ng pamumuhay mayroon ang mga nabanggit na tauhan? Anong uri ng mga katauhan ang ipinakita sa akda? Maaari mong gawing idea at gabay ang sagot na narito. Simple lamang ang pamumuhay ng mag-anak. Ngunit kalaunan, ipinakita ang hirap nilang kalagayan hanggang sa mamaya pa ang kanilang ama. Gayunpaman, nanatiling mabuti ang kanilang paraan upang umunlad ang kabuhayan. Sa kabilang banda, hindi nawawala ang mga taong naiinggit sa tagumpay ng iba kaya isinumbong sila sa hari. Gayon din ang mga taong ayaw na maungusan sa anumang bagay katulad ng hari na ninais kunin ang mahiwagang tandang sa pangangalaga ng mag-ina. Nagpapakita lamang na mahalaga sa kanila ang kapangyarihan kaysa sa kabutihan ng bawat mamamayan. Sa lahat ng ito, kapuna-puna na ang pagiging likas na mabuti ng isang tao ay nagtatamo ng pagpapala at nagwawagi. Ang anumang mabuting hangarin sa pamilya at sa kapwa ay nagtatagumpay sa anumang kompetisyon ng buhay. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, pakilike, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.